Yo, what's up mga boss? Yan na yung ating handrail. Yan, yung finish ng ating handrail. Pakita natin. Pakita tayo sa taas. Medyo madilim. Yan. Ayan siya mga boss. So what's up mga boss, mga ka-July Ems, welcome back sa ating channel. So i-upload din natin yung ating handrail. Noong nakaraan nagturo tayo kung paano magkabit ng wood stair step. Ngayon naman, tuturo naman natin sa inyo yung simpleng paraan ng pagkakabit ng handrail. O yung mga hindi nakakaalam sa handrail mga boss, yung hinahawakan natin, yung gabay sa Tagalog kapag umaakyat tayo ng hagdanan. So tuturo natin yung buong proseso. Napakasimple lang nito mga boss. Kung bago ka lang sa channel na to, napanood mo to, mag-subscribe ka sa channel namin, July Ems. Like mo na rin, share, at hit mo na yung notification bell para lagi kang updated sa mga tutorial, sa mga video na ina-upload ko. At bago tayo mag-umpisa mga boss, shoutout nga pala muna sa lahat ng mga kabatchmate ko dyan sa Annex 3. Shoutout dun sa mga tropa ko, sa lahat ng mga relatives ko na sumusuporta sa akin. Maraming salamat sa inyo. At shoutout din pala kay Sir Jan. Shoutout nga pala kay Jimel, kay Jimel De La Cruz, taga Davao City. Yan, nanonood siya. Yung subaybayan niya tayo. At shoutout nga rin pala kay Jay Serrano. Yan, maraming salamat sa iyo. Lagi niya sineshare yung mga video ko. So, basta hintayin mo na lang yung regalo natin para sa iyo. At shoutout nga pala lahat ng mga taga-looban sa amin. At syempre sa mga pinsang ko, kay Gary Boy, Kalakuya Tewin, sa mga tita ko at tito na nandun sa abroad, ingat kayo dyan, stay safe. At sa Natarte family, Librea family, shout out sa inyo lahat. Yo, what's up mga boss, welcome back muli sa ating channel, July Ems pa rin, sa isa namang episode ng ating turuan. So sa video natin na to guys, tuturuan ko kayo kung paano install yung ating handrail. Sa hindi pa nakakaalam kung ano yung handrail, siyempre sa mga beginners, ang handrail ito siya mga boss, siya yung hinahawakan natin pag bubababa tayo, siya yung nakakabit sa gabay. Yan, ito yung ating gabay. So ngayon ituturo natin sa inyo kung paano ang pagkakabit at saka tamang pagjo-join. Yan, doon sa ating mga dugsungan kung paano natin siya maidudugsong ng maayos na walang mga kawang-kawang. At saka kung paano natin makukuha yung mga bali-bali niya. Kasi ang handrail mga boss, marami yung mga bali. Makikita nyo, yan o, may mga bali-bali siya. Ituturo natin sa inyo kung paano natin nakukuha yung mga bali-bali niya. So, watch out this. So, ito mga boss, may sample na tayo dito ng ating kabit para hindi tayo mahirapan ng explanation. Yan. So, bali itong handrail natin, nakatornilyo lang siya sa ilalim boss. Ayan, binutas natin yung tubular, tsaka natin siya in-screw doon sa ilalim. O, tala ko, wala akong wala practice. Tapos ito mga boss, yung jointing natin, nilalagyan natin yan ng stick well. Tapos sinisigo natin siya. Pakikita natin sa inyo mamaya kung paano natin siya isinisigo. So yung handrail mga boss, kalimitan, makikita ninyo, yung design ng handrail, ito, kakaiba ito eh. Tubular ang ginamit natin. Doon sa handrail na ordinary nga kinakabit natin, nandun siya nakakabit sa flat bar. So, bali itong handrail, may ukit siya sa ilalim. Doon na nakalagay yung flat bar. Tapos ito, nakapatong doon sa flat bar. Then, doon ini-screw. So, ito naman kasi, pasadya. Requested ito ng ating boss. Yan. So, ngayon ito. Magpuputol ngayon tayo dito mga boss. Dito hindi ako gumagamit mga boss ng eskwala, aktwa lang. Yan, pagdating sa ganitong handrail. So kung gusto niyo makuha yung cut niyan, ito may abang na tayo ditong cut ano. Yan. Bali itong abang natin, isinukat ko lang yung kadugsong nito. Tapos itinama natin yung kanto doon. Bali ito yung kita nyo, mapapansin nyo, pag pinagdugsong nyo sila, di ba, pantay sila.
Yun. Ngayon, din na pagpantay na sila, kuguhitan nyo yung marking, guhitan nyo yung kapantayan ng handrail natin bago yung corner. Yan yung dugsungan natin, tapos guhitan nyo, lagarin nyo ng maganda. Tapos ngayon naman, sa jointing natin, yan, inaakwa lang natin siya mga boss. Bago guguhitan natin siya ng lapis. Yun, may guhit siyang lapis. At pag dito, sa ganito mga kahoy na trabaho mga boss, huwag kayong puputol ng kulang. Mas maganda pag nagputol kayo, lagi kayong may pasobra. Mahirap kasing magdugsong kapag sa kahoy, ano. Kaya dapat, lagi tayong may pasobra para sigurado yung ating trabaho, hindi tayo mahihirapan. At bago natin yung putulin, di ba ito, may kantumesa yan dyan. Pag nilagay natin yan dyan, di ba, kita nyo, may kantumesa. So, puputulin muna natin yung joint. Yun, yung dugsungan. Papakita muna natin sa inyo kung paano natin dinudugsong, paano yung pagsisigo bago natin siya ulit ikat. So, ito na mga boss. Meron tayong kinat na kahoy. Yan, no? Ngayon na yung mapapansin nyo, di ba, may kawang pa siya. Yan. Ayun, may kawang siya doon. Ano? Para mawala yung kawang ngayon, dito napapasok yung ating pagsisigo gamit yung lagari. Lagaring kahoy. Nagawin nyo lang. Ayan mga boss, itutok nyo ng mabuti yung kadugsong. Yan. Tapos, pag nakatutok na siya, lalagariin nyo ngayon. Eh mga boss, yung paglalagarin ganito, yung pagsisigo, huwag nyo siyang titigilang lagarian hanggang hindi siya nagiging pantay, hanggang may awang siya. Lagarin nyo lang siya ng lagarin hanggang sa makita nyo yung dugsungan ay maganda na, yun, okay na yun. Yan, so yan na mga boss, yan yung ating joint sa malapitan. Yan, kita nyo, wala na siyang awang. Ang gagawin nyo na lang, pagdidiktin nyo siya, lagyan nyo na stick weld para mas matibay. Tsaka pag nagkakabit tayo mga boss ng handrail, proportion yung kabit natin mula dito sa umpisa. Yan. Tapos dugsong tayo ng dugsong. Yan. Huwag kayong magkakabit kung saan saan parte. Sayang, continuous lang. Pag okay na yung ating joint, tsaka natin kukunin ngayon yung kanyang yan, eskwala. So siya, nakapix yung sukat nito. Bali, ang magdadala na lang nung kanyang pagsigo ay yung ikakabit natin na sunod. So yan mga boss, ito na yung ating joint. Ayan, kita nyo. Yan. Na ikabit natin sila, napagdusong natin sila ng almost perfectly. So ganun lang ngayon. Ito, yan mga boss, ito sinasabi ko. Yan, nakaprepare na siya, eskwalado na siya. And then yung susunod na cut natin, naka-eskwala na rin siya, pero hindi natin siya talaga mape-perfect na iskwalado. Sisigo pa rin natin siya. Tapos yung dito naman, may pasobra pa rin tayo. Huwag muna natin ikakat yung kadugsong hanggang hindi natin kukuha ito ng maayos. So ito mga boss, ito yung ating dinugsong. So hindi na naman medyo na, hindi naman perfect yung ating cut. Yan o. So dyan na naman papasok yung ating sigo. Kung anong ginawa natin dito sa kabila, ganun din yung gagawin natin dito yung proseso. Lalagarian lang natin, nalalagarian hanggang sa magdikit sila. So ito na mga boss yung ating next na dinugsong. Yan. Kita nyo mga boss, okay na yung joint natin. Ano? Nakuha natin siya ng maayos. And then, sa mga ganito naman boss, halimbawa, yung ating handrail, minsan hindi nagiging pantay yung mga kahoy. Ano? Kita nyo naman yung top natin, so pantay siya. Kasi yung hulma nitong kahoy, minsan hindi magkakapareho. So ang ginagawa, ang gagawin natin, papantayin natin yung mga corner na gano'n. Tatanggalin natin yung excess yan, labis yan, no, para pumantay. Tapos yung dito, ito, labis yan din kanina. Babawasan natin yung ibabaw
At ito magiging kawang na yan, pintor na natin ang bahala dyan. Basta nga mahalaga, pag na-finish natin yung ating handrail, pantay yung mga ano niya, yung mga kanto-kantong ganyan, no? Para maganda siyang tingnan. So ito mga boss, yung tamang pagka-angle doon sa ating handrail, nakita nyo, naka 45. Ngayon, hindi tayo pwedeng gumamit boss ng mga eskwala dito eh, kasi medyo pag in-eskwala kasi natin siya, gumamit tayo ng eskwala, malayo yung tama niya. Yan, medyo malayo, ayun o. Ngayon, ang gagawin natin, kumuha kayo ng kaperasong itong ating handrail, lagay nyo dito, yan, pantayin nyo. Tapos kumuha kayo ng pang-guide. Yan, ipatong nyo sa ibabaw. Yan, tapos siguraduhin nyo, naaabot na doon. Ngayon, tsaka natin siya guguhitan. Makikita nyo kung saan tatama yung angle niyan mga boss, pag inuhitan nyo. Yan. Yun, so nakita natin, andun. Ito boss yung edge na pinakadulo. Ngayon naman, yung kapartner nito, itong kanto, itong corner niya, yan yung salubungan, yung guguhitan nyo lang siya. Ngayon, yun nasa ibabaw na nakuha nating guhit, at saka ito, lagay nyo lang siya ng pattern, yan, guhitan nyo. Yan, para makuha nyo yung ating tamang angle, ano. Yun, ganun lang mga boss ang pagkuha ng ganito mga angle, yung mga bali-bali. Huwag kayong gagamit ng eskwala, kasi pag gumamit tayo ng eskwala, malayo ang tama niya mga boss. Yan, so ito na mga boss. Natapos na nating ikabit yung ating handle, ayan. Yan, tignan natin yung ating handrail mula dito sa taas. Yan, yung ating mga joints. Pababa. So yan na mga boss, may mga masimasilya na siya. Kasi minamadali tayo ng ating pintor eh. Yan. So ito, mapapansin nyo mga boss, yan, may mga lagari yan, no? Kaya may lagari siya kasi may baluktot kasi yung ano eh, yung handrail na binigay sa atin. So, para matuwid natin yan, nilagyan natin siya ng mga lagari. Tapos, minasil yan ulit. Mawawala naman boss yan kasi magaling naman yung pintor natin eh. Yan. Ito nyo mga boss, yan. So, pag gumagawa tayo mga boss ng nagkabit tayo ng handrail, ayusin natin mabuti yung mga joint niya, liyahin natin, tapos ayusin natin yung mga dugsungan. Tapos pag may mga excess yan, minsan kasi hindi nagkatagpo yung ibang kahoy, no? Halimbawa ito at saka yung dugsungan yan, minsan yung mga kanto nila hindi sila nagkatagpo. Ang ginagawa ko na lang, pinapait ko yan para pumantay sila, para magandang tingnan siya, hindi siya pangit tingnan. Kasi pag yung joint niya, may mga kanto nga lumalabis na ganun, pag na-finish siya, kitang-kita siya mga boss, no? Yan. So yan, hanggang baba. Yan, so abangan nyo na lang boss yung ating iba pang video, no? Na kakapulutan ng konting aral, kung meron. So yan mga boss, kung nagustuhan nyo yung ating video, nagustuhan nyo yung ating trabaho, huwag ka nang mahiyang mag-subscribe sa channel natin, Julay Ems. At like mo na rin, hit mo yung notification bell para sa marami pang updated na video nating ilalabas. So maraming salamat mga boss.